Ang topic natin for today, in this video, mga tips para po sa mga nag-a-apply pupunta dito sa New Zealand or hindi man dito sa New Zealand, sa Canada, sa UK, sa Australia. Yan po ang topic natin in this video. Check this out! Hello mga kabucher! Welcome to Raquel Tubig Vlog. Now I'm here in Mga Okewa Scenic Reserve. Medyo matagal-tagal hindi nakagawa ng video ang inyong Lady Butcher dahil busy-busyhan. Alam nyo naman na ang trabaho ng pagiging isang butcher ay sobrang nakakapagod. Kaya ngayon lang tayo nagkaroon ng time para makagawa ulit ng video. Ngayon, magbibigay naman ako ng mga tips para sa mga nag-a-apply papunta dito sa New Zealand. At good news, hindi lang po butcher or pagiging lady butcher ang in demand dito sa New Zealand. Kaya yan po ang topic natin in this video. Hindi lang para sa mga nag-a-apply dito sa New Zealand ang aking tip para din sa papuntang Australia, ng UK at ng Canada. Number one tip. Kailangan mahaba ang iyong pasensya. Ayan, meron akong isang nakasama dito sa New Zealand, isa din siyang butcher. Bago siya natawagan, 2 taon ang kanyang inintay. Kasi naman, nagkaroon ng pandemic. So, 2 taon, di ba, tayo nakipaglaban sa pandemic. Ayan, nung mag-open yung border, saka pa lang siya natawagan ng Work Hub Services. Di ba? Ganon katagal siya nagintay bago siya nakarating dito sa New Zealand. So, ang process is 3 to 4 months. 2 taon plus 3 to 4 months bago siya nakarating dito sa New Zealand. Nabanggit ko na to sa aking last video. Ako ay galing sa Abu Dhabi. Nag-work as lady butcher sa isang hypermarket sa butcher section ng 5 years. Yan. From Abu Dhabi, nag-apply ako sa Work Hub. Direct po yan dito sa New Zealand. Nag-apply ako through online. Bago ako natawagan, 6 months or to 7 months. Ayan, bago ako natawagan para sa isang interview. Ayan, kailangan mahabang yung pasensya kung ikaw ay nag-a-apply sa isang malaking bansa. May mga nagbe-message kasi sa akin, nagtatanong, ang sabi nila, Lady Butcher, bakit naman ganoon? Nang tagal naman kaming tawagan ng Work Hub. Yan nga, sinasabi ko sa inyo, kailangan mahaba ang inyong pasensya. Or maybe kasi low season dito ngayon, ako ay na-assign sa TK Meat na ang aming product is lamb, mutton, baby. So ngayon, time ng baby sa amin. Hindi pa tayo ng lamb. Maaring hindi pa nagre-request ang mga employer ng staff sa agency kasi nga low season, kaya hindi pa syempre makakuha ng tao ang Work Hub. At huwag ka rin mag-focus sa isang bansa lang. Pwede ka rin naman mag-apply ng Australia, ng Canada, or ng UK. At ang good news dyan, hindi lang naman pagiging butcher ang in-demand dito sa New Zealand. In-demand po dito ang healthcare or caregiver. Marami ako dyan nakasama sa Abu Dhabi, nung ako'y nandyan pa, na nag-aral sila ng short courses bilang isang nursing assistant and caregiver. In-demand yan dito sa New Zealand. Registered nurse, welder, machine operator. Yan, in-demand din yan dito. Truck driver. May mga agency dito na nag-hired ng truck driver. At pwede rin kayo mag-apply sa Work Hub Services. Dairy farm manager, isa yan din sa in-demand dito sa New Zealand. Bakit? Dahil nga ang New Zealand ay isa po na supplier ng beef papunta sa iba't ibang bansa. At masasabi nating certified grass-fed. In-demand din dito ang carpenter. Yan. Sa mga carpenter, meron akong, ako'y papunta pa dito sa New Zealand. May nakasabay ako sa aeroplano. Na-meet ko siya dito sa Auckland Airport. Kasi nga, sabi niya, first time niya. Tinatanong niya ako, kabayan ka ba? Sabi ko, oo. First time mo rin. Sabi ko, first time ko rin. Galing daw siyang Riyadh. Isa siyang carpenter mula Riyadh. Nag-apply siya papunta dito sa New Zealand. Ayan. Tip number 2.
Ang tip number 2 ko is yung inyong mga certificates of employment, kailangan i-secure nyo yan. Yung mga pinasukan nyong work or work experience nyo bilang isang butcher, bilang isang carpenter, or nurse, or kung ano pang work na in-applyan mo na hindi man dito sa New Zealand, kailangan nakasecured ang iyong certificate of employment. Kasi yan ang isa yan sa katibayan na talagang nag-work ka dun sa company yun bilang posisyon na ina-applyan mo dito. Tip number 3, kailangan mo mag-research. Research din pag may time mga ka-butcher, mag-research ka about dito sa New Zealand kung dito ka nag-a-apply. Ano ba yung nature dito, yung weather, ganyan. If ever na magtanong si interviewer, at least hindi ka magbablanko. Kung ikaw man nag-a-apply sa Canada, ng Australia, ng UK, mag-research ka about sa country na iyong ina-applyan. At mag-research ka ng mga possible question na pwedeng itanong sa'yo ng isang interviewer. At related naman yan sa iyong mga work experiences, yung mga tanong ng interviewer. At meron din mga personal question na itatanong sa'yo si interviewer. Bigyan ko kayo ng sample na tanong sa akin ng nag-interview. What is your strength? What is your weakness? Yan. Mahaba yung aming conversation, pero yan yung aking sample na tinanong sa akin ng interviewer dito sa New Zealand. Last tip ko nga pala, mga ka-butcher. Number 1 kasi din na isa yan sa requirements, yung mga photo. Kung ikaw ay isang butcher habang nagtatastas ka, nagtatastas yung term na yan na sa aming mga butcher, ibig sabihin yung nagbe-breakdown. Ayan. Habang nagbe-breakdown ka ng carcass, habang nag-i-slice ka dyan ng meat, habang nag-mince ka, habang gumagawa ka ng marinated, mag-take ka ng photo and video. Kasi kailangan yan. Ganon din sa carpenter, sa welder, sa truck driver, dairy farm manager, yung kung ano man yung posisyon na inyong ina-applyan, kailangan yung photo and video. Kasi hihingin yan ni agency na yung ina-applyan, para makita nila kung ano ba talaga yung inyong ginagawa sa iyong work. Doon sa aking mga kabayan, kapag ka nalaman, nasa New Zealand ka na, wow, nasa New Zealand na siya, laki na ng sahod niya, mayaman na yan. So ako, nanggaling ako sa Middle East, medyo mababa lang talaga ang aking naging sweldo doon. Tapos yung trabaho mo, nakakapagod. Especially Ramadan, nagjo-duty ako ng 12 hours at masasabi ko talagang nakakapagod ang trabaho ng isang butcher. Kung makarating ka sa isang malaking bansa, mas malaki ang sweldo mo. Sabihin natin times 2, times 3, or more than ang magiging salary mo. Pero expect mo din na ang iyong trabaho ay magiging times 2, times 3, or more than din ang magiging pagod mo. Kaya expectation versus reality. Kailangan matiisin ka sa hirap, matiisin ka sa pagod. Kung mabigyan ka ng opportunity na makarating ka na sa isang malaking bansa, huwag mong kalimutan na mag-ipon, mag-save, or mag-isip ka pa ng extra income, kasi hindi ka habang panahon na malakas, hindi ka habang panahon na nasa ibang bansa. Meron akong nakasama dito sa New Zealand from Middle East din siya, dyan sa Abu Dhabi. Isa siyang supervisor, pero hindi siya Pilipino. Hindi ko na i-mention kung anong nationality niya. Nung makarating siya dito, wala pa siyang 1 week sa work. Nag-give up na siya. Kasi nga, ang ina-expect niya na ito yung magiging work niya. So, sa ibang area siya nilagay. Kasi pag dumating ka dito, hindi ka agad dun sa posisyon na gusto mo ilalagay. Hindi siyempre ikaw masusunod kung saan area kanyan ilalagay. Ako, in my case, in my first and second day, nilagay ako sa slaughter. So, nalagay ako sa area ng opals. Ano ba yung mga opals? Yan yung mga lungs, kidney, liver, heart ng lamb. Diyan ako nalagay. Itatest ka kung saan-saan area. Kung talagang alam mo ba yung trabaho na in-applyan mo. So, in-expect niya kasi na
kutsilyo agad ang hawak niya. Hindi siya nalagayin sa ganung posisyon, nagrereklamo siya, at ang ginawa niya ngayon, nasa Qatar na siya. Umuwi siya nang wala siyang paalam. Kailangan minsan, ibababa din natin yung pride natin. Siyempre tayo yung nagpunta dito, nag-apply tayo dito, darating yung time na itetest ka talaga ng pagkakataon. Kailangan matibay ka, malakas ang loob mo, matyaga ka. Yan ang kailangan na qualities mo kapag nasa ibang bansa ka. Mga ka-butcher, mga ka-welder, mga ka-registered nurse, ka-healthcare, ka-dairy farm manager, or ka-carpenter, baka naman pwede. Pakiclick ang like and subscribe para ikaw ay ma-notify kung ako man ay may bagong video. At mga ka-butcher, yan po ang aking tips sa mga nag-a-apply. Pupunta dito sa New Zealand at kung saang malaking bansa pa yung ina-applyan mo. Sana makatulong and good luck. At mga ka-butcher, huwag mawawala ng pag-asa. At isipin mo kung ang plano mo ay maganda, higit na maganda ang plan sa'yo ni God. Kung medyo matagal, magdasa lang, keep on praying, keep on dreaming, huwag kang mapapagod, mangarap, magtiwala sa iyong kakayahan. At muli ako ang inyong lingkod na si Raquel Tubig na palaging nagsasabing, always stay positive at matutong magtiwala sa sarili. Thank you for watching, until next video.